Ano ang gagawin mo kung ang iyong kapitbahay ay mga sawa? At hindi lang isa. Kung di mahigit isang dosena. Ganito ang inireport sa amin ng isang concerned citizen sa Cebu City. May isang residente dito na nag-report sa atin na meron daw siyang sawa na kuha na dito sa lugar niya. Sama natin yung mga tiga DNR Cebu para tignan natin. Medyo alarming nga naman ito kasi buruin mo, mayroong 15 sawa na nandun sa mismo sa tabi ng bahay nyo ang nabubuhay. So kung may mga bata doon, may mga alagang hayop. The best talaga itong lugar na low. Nauna medyo may kasukalan. Pangalawa, mapresko, malamig dahil gawa nitong mga kawayan na ito at madami silang mga pagtataguan na mga singit-singit. Mga pagkain sa paligid, mga manok at mga most likely mga maliliit na daga na source ng kanilang pagkain. Hinuli ni Jonah sa mga sawa mula sa puno ng kawayan. Bakit mo hinuhuli? Daanan yan ng mga tao. Baka makagat sila, kaya hinuhuli ko na lang. Anong balak mo? Pag nahuli mo, ilagay sa kulungan, anong naiisip mong gawin? May balak ka ba ibenta? Or oh, wala naman. Kung ano lang, papakainin. Tapos? Yan, so, kung ano, siguro kung gusto mag-alaga, yun, alagaan. Itong unang pagkakataon na nakahuli siya ng 15 sawa sa loob lang ng 3 linggo. We're already inside, nakalagay na mismo sa loob ng mga sako at saka sa mga lalagyan nila. Yung iba nga nakalagay sa lalagyan ng mineral water. Balak sanang alagaan ni Jonah sa mga sawa, pero dahil masyado nang dumami ang mga ahas, nagpa siya siyang i-turn over na lang ang mga ito. Ngayon, hindi na ini-encourage yung pag-aalaga kasi they all end up sa mga rescue centers. Where in fact, kung ganito palang kalaki, pwede pa yung isauli. Natatakot ang komunidad na maaaring may mas malaking sawa pa silang kapitbahay sa loob ng puno. Natatakot, nangangamba kasi may mga bata dito, mga anak namin. Baka kapag umuulan, ang mga ahas ay malabas. Takot kami, baka pamasok sa bahay namin. Nakaka-feel po kami ng takot kasi nga po araw-araw kami dumadaan. Tsaka po may mga bata. Of course, mapipil talaga namin na baka din na kami dumaan. The next time, baka kasi may nag-aabang po na ahas. Ayon sa DNR, hindi maaaring bungkalin ang puno para tingnan kung meron pang mga sawa sa loob. Reticulated pythons are very aggressive, no? But, you know, yung mga characteristics nila talagang pag nakakita sila or mga vibrations ng mga tao, talagang tatago talaga yung mga snakes natin eh. Siguro there are encounters na nangyayari ng mga tao at saka snakes. But most of the time nakikita naman natin talo talaga yung snakes, di ba? As much as possible, we have to relocate those wildlife na makikita. So that's why we're here, na tumawag sila sa atin and they want to rescue these animals and to avoid confrontation with these animals. Ang 15 sawa, kailangan ng masuri ang kalusugan. Pero bago kami umalis, tinipon ko muna ang mga kapitbahay ng mga sawa. Balas ng kamandag, no? Yung mga daga kasi, kapag may mga natira tayong pagkain, yung pupuntahan ng daga, tapos susundan niya ng ahas. Ano mga pwede natin gawin? Ano yun? Tama, maglinis. Paborito din ng mga ahas, hindi lang sawa. Yung mga patong-patong na gamit, mas takot sila sa atin kaysa tayo takot sa kanila. Susubukan nilang lumayo. So ganun lang ang gagawin natin. No? Bugawin lang, bugawin. Huwag niyong i-attempt ng hulihin kung wala kayong kakayanan. Tawag tayo sa DNR. Pero bakit nga kaya nagkaroon ng ganung karaming sawa sa iisang lugar? Dinala namin ang mga sawa sa Cebu Wildlife Rescue Center. Okay.
4 months. Itong mga to, maganda yung pangatawan. Tignan rin niya yung activity. They're female. Juvenile o bata pa ang mga sawa at mukhang bagong pisa lang ang mga ito. Okay, buong ipin, maganda. Maaaring may nanay na sawa na nangitlog sa kawayan malapit kina Jonas. At ang mga nahuli ay mga magkakapatid na sawa. So far, 15 pythons itong na-examine natin ngayon sa 15. Lima dyan ang lalaki, the rest, yung 10 is female. No? They're almost the same size, the same length, no? Difference of plus or minus 5 centimeters lang. So most likely, tama yung hinala natin nung nakita natin sila kanina. They all probably came from one clutch na doon initlogs na sa area at napisa sabay-sabay. And ngayon, they're looking for food. No? Kaya that explains why all of a sudden, may nakita silang ganito kadaming snakes. Ang mga babaeng sawa ay nangingitlog ng 20 hanggang 50 depende sa laki ng ahas. At kapag napisa ang mga ito, hindi na inaalagaan kundi agad nang aalis ang mga baby sawa para humanap ng sarili nilang teritoryo. Isipin natin yung mga sawa kasi, hahanap sila ng lugar kung saan man na pwede silang mabuhay. All of them are fit for release. Maganda to. It will increase the population of the pythons in the wild again and help control yung ating mga daga at ilan sa mga peste.